Tayo ay may iniidolo sa buhay. Kahit ang mga itinuturing nating mga idolo ay may kani-kanilang mga taong tinitingala at hinahangaan. Pero minsan, ang ating mga idolo ay may karanasang hindi dapat natin pamarisan. Gaya ng karanasan ni #Ronnie2Alonte ng It's Showtime na gusto niyang ibahagi para kapulutan ng aral ng mga kabataan. Dear Charo, kung ang iba, idol sina Robin Padilla, Aga Mulak, Richard Gomez, Yolo Pascual o si John Lloyd Cruz, ako hindi. Dahil iisa lang ang idolo ko. Buti na abutang kita. Ang papa ko. Siya ang pinaka-pogi at pinaka-magaling na papa sa buong mundo. Sige po, pa. Wala na po kami. Sige. Alis na. Pasok na. Sige. Hindi na lang tayo nakapagkwento. Sige. Sumabay ka sa Kuya Ronald mo at Kuya Ray mo. Alis na kayo. Ay, hindi. Ako na mag-ahatid. Magmumotor po tayo? Tian! Ito po. Tian! Ito po. Hindi yan. Saan po? Tay ka! Yun ang gagawinin natin! Ito po, Papa! Wow! Ganda! Ganda, no? Ganda! Okay. Salamat. Gusto mo ba? Huwag mong isasakay yung bata sa motor. Di, okay lang to. Bye, Mama! Anak. Siyempre. Ito pala baon mo. Binigyan na po ko ni Mama. Di bali. Baka may gusto ka pang bili na yung baon. Hindi po pa. Namay po. Mag-drive ni Papa eh. Uy, libre mo naman kami ng ice candy. Sige ba, tara. Kuya, dat na nga pong first ice candy. Yaman mo talaga, Ronnie. Bigay ni Papa yun eh. Bukas ulit ah. Ayos. Ganda na ito. Uy, akin yan! Para naglalaro lang naman ah. Pwede naman kayo magpaalam ah. Huwag na alam pa. Sa'yo na. Sumbukan siya, Papa ko. Di magsumbong ka. Matatakot lang naman kami kung may baril yun ah. Papa! Duwag. Lampa. Papa! Tara. Tumbol tayo. Ano nangyari? Inaway po nila ako. Ha? Bakit? Bakit? Ano inaway nun? Loko-loko yung dalawang yan ha. Palagi ka na lang inaapin niya na. Hoy! Anong ginawa niyo sa anak ko, ha? Anong ginawa niyo? Takbo na, oy!
Kayo, ha? Grabe kayo, mga pe! At ikaw? Bang, bang, bang! Ay, nako, ikaw, anak. Ay, gusto ko. Kaya mo rin yung pagtanggol ng sarili mo. Pinaglalaban mo yung sarili mo. Ha, para kahit na wala na ako sa tabi mo, hindi ka masasaktan ng mga tulad niya, mga loko-lokong yan. Ha? Halika, tulungan kita ng self-defense. Ha? Ayan. Ayan. Okay, jab-jab muna. Jab-jab na. Tatlo, tatlo, tatlo. Pa-pam! Mas mabilis yung tatlo. Kahit sa pag-aaral, lagi ka nagsisipag. Ha, Ronnie? Ha? Yung makakapagtapos ka ng pag-aaral, para hindi ka naman kawawa sa buhay. Ha? Ayan. Jab-jab-jab-jab. Pak! Ayan. Sige, jab-jab-jab. Pak! Kasi, isang forma din ng self-defense yung pag-aaral. Pag nagtapos ka, ha? Gusto ko, ituloy mo rin yung pangarap ko na maging lawyer. Suntok, suntok. Opo, Papa. Sa ilalim, sa ilalim. Superhero ko si Papa. Tagapagtanggol ko siya pag naaapi ako. Gusto ko noong maging katulad niya paglaki ko. Paano ko lang kapasok? Binagbuksan ako ni Senya. Hindi ko masabi ko sa'yo kung mong lalak yung gate. Ilang bote na naman na inom mo. Sino na naman babae kasama mo? Ganoon nga siguro yun. Kapag iniidolo mo ang isang tao, nabubulag ka rin sa mga mali nila. Cheers, Sarang Iron! Cheers! Okay, order lang kayo, ha? Huwag kayo mahihiya. Basta, order lang kayo. Akong bahala sa inyo. Ron! Gusto ko ba ng sisig? Oo, sisig lang pala. Gusto mo yun. Ako, sisig pala ko lang. Pero, sige. Waiter! Dalihan mo dito ang order na may oh. Nagugutom na ang mga darling ko. Bigyan mo ako ng dalawang sisig, dalawang chicharon bulaklak. Ikaw, honey. Sisig din. Oh, isa pa rin, ha? Sige, dali-dalihan mo, ha? Ay, bubulong ako. Oh, wow, sweet kayo pala. Ang sarap naman. Ayan, tagal-tagal yung katuloyin kayo. Saan ka ba nagpunta? Ha? Ito, kumain tayo, kumain tayo. Ito, hindi mo mang ginagalaw. Ang laki naman yan, Ron! Hindi, ang malaki. Ito, tulungan kita. Sige, nakagat. Nakagat. Sige pa. Oh, kagat ko. Kagat mo. Oh, 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 oh. Ito talaga? Ang dami kong kinain ka. Konti na kinain mo. Dami yun, ha? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na huwag mo ano ka ba? Mabingi ka ba? Tanga ka ba? O ano gusto mo, ha? Pasukin kami ng magnanakaw dito habang nanukas ang mga babae mo? Tumigil ka, ha? Tumigil ka! Hindi ka ba nahiya sa mga pinagagawa mo, ha? Malalaki na mga anak mo. Gusto mo ba magaya sila sa'yo, ha? Lasenggo, babaero? Hindi ka ba titigil, ha? Huwag na nga natin pag-usapan yun! Sumat na lang tayo! Ano ka ba? Sa to, pare? Oo. Parang yung kalsada lasing na zigzag daw! Hindi! Hindi ikaw ang lasing! Zigzag! Baka yun ka! Baka yung kalsada lasing! Pare!
6 na buwan ang papa mo sa ospital. Ngayon, magkikita na kayo. Huli ko pong makita si papa nung pinaiyak na po si mama. Bakit po kayo sasaktan ni papa si mama noon, Yaya? Ronnie, anak. Halika na. Gustong-gusto ko na makita ng papa mo. Pagkatapos ng araw na yon, lumuwa raw ng tuluyan ang kanang mata ni Papa, kaya inoperahan ito. Pero nabulag rin ito at pinalitan ng fake eye. Isang buwan ko siyang iniwasan. Nakikitulog pa ako minsan sa kapitbahay para lang hindi siya makita. Miss na miss ka na ng papa mo. Sa gastos para sa mga gamot ni Papa, nakabuntis pa si Kuya Ronald at humihingi na ng kasal ang mga magulang nang nabuntis niya. Naputulan na tayo ng kuryente. Kausap ko si Aling Fe, baka gusto daw natin magpalagay ng
Jumper. Hmm. Magnanakaw tayo. Hindi, Gina. Hindi tayo magnanakaw. Mas mabuti na lang mawalan tayo ng kuryente. Titiisin ko na lang yun. Kesa sa gumawa tayo ng illegal. Ma? Pa? Bakit walang ilaw? Anak, may inaayos lang sa kontador. Bukas magkakakuryente na tayo. Saan ka pupunta? Kina Ate Lenlen, papakiusapan ko sana siya na doon muna matulog ang mga bata. Ito Ron, Ate Gina. Andyan po si George sa labas. Kukunin na raw po yung motor. Kawawa naman sila Kuya Jerome at Kuya Romel mo doon. Walang mag-aalaga sa kanila. Wala silang kasama doon. Tama na iyak. Ha? Pati si Mama na iyak, no? Basta huwag kayong mag-alala, ha? Kada 6 na buwan, uuwi si Mama. Ha? Tama na iyak, okay? Bahala sa mga kapatid mo, ha? Superhero si Papa. Kayang ayusin ang lahat. Pero nagbago siya. Wala siyang nagawa para ibalik sa dati ang buhay namin. Papakabait ka. Opo. Yan na. Hindi ko pa. Ano po ako? Ay! Ron, di sandali. Yung baon mo. Ito. Baon mo. Salamat po pa. Sige. Sige.
kasi niya sapatos mo eh. Lumang-luma na kasi ang sapatos mo eh. Kawawang Ronnie, di ba dati mayamang kayo? Oo nga, lampa. Parang papa niya dati, ang angas, ngayon, lampa na rin. Pwede niyo na ba yung papa ni Ronnie? Labang mo! Uy! Ano, nalaba ka ba? Pinapagtunggol mo ba yung papa mo eh? Eh, di ba kaya nga kayo naging mahirap na sa papa mo? Narinig ko. Pinag-uusapan sila ni Mami. Oo nga! Lasinggero na, babaero pa yung papa mo. Ang yabang pang magmotor. Di ba? Yan tuloy, na disgrasya. Huwawang nawawa naman kayo. Labakasin yung papa mo. Labakasin. Iwas ka na lang kasi para hindi ka na mapaaway. Paano ko iwas, kuya? Ininsulto na si Papa. Pamilya natin. Kung ano-ano sinasabi. Eh, totoo naman kasi yung sinasabi nila eh. Lasinggero at babaero si Papa. Sana kung nakinig lang siya kay Mama matagal na, sana hindi na tayo naghirap ng ganito. Sana hindi na kinailangan ni Mama pumunta sa Amerika. Patitigin! Ha? Oh, Ronnie! Tingnan mo, umidala ako, oh. Pa? Oo. Ay. Hello po. May tayo lang, pa. Mumurahin lang yan. Pero ngayon, pareho na kayo ni kuya mo. Ha? Dugtog ko kayong sabay. Ito. Mayroon pa akong dala ito, oh. Yan. Ganda, no? Pang-basketball mo yan. Ha? Iyan mo, pamabitan ng bago kay Kuya Jerome. Ha? Pero ngayon, ito mo na gamitin mo. Maganda to. Kuha ko sa ukay. Bakit, anak? Ha? Wala po. Tingnan mo, nakakaiba o ibang kulay na suwelas, oh. Noon, bulag ako sa mga mali niya. Pero pagkatapos ng lahat, nakita ko na ang totoo tungkol kay Papa. Hindi siya superhero. Hindi siya dapat iniidolo. Na-miss kita. Na-miss ko kayo. Na-miss ko rin po kayo. May mga dalang pasalubong dyan sila, Kuya Romel at Kuya Jerome. Thank you po. Mama! Welcome. Oh, si Ronnie. Ronnie! Mama mo. Ma. Kamusta po? Bobby. Lilipat ka ng school? Opo, ma. Sa Whitebridge po. Eh, lilipatan mo namang eskwelahan eh. Semi-private yun eh. Mas maganda kung doon ko sa Divine Hills College. Doon ko magtapos ng high school para magkaroon ka ng pag-asang makapasok po doon sa mga university sa Maynila. Eh, pa. At least dyan, walking distance lang. Tapos, lahat pa ng mga barkada ko, doon lahat mag-enroll. Yun na nga ba sinasabi ko, uunahin mo pa yung barkada mo eh. Hindi o. Ano mo, dapat ang unahin mo, lagi kong sinasabi sa'yo, yung pag-aaral mo. Di ba? Yung kinabukasan mo. Kinabukasan? Eh, hindi nyo pa nga po alam kung mapagtatapos niyo ako ng high school eh. Ronnie! Nakakabawi naman kami kahit papano eh. Nakakayanan naman namin ang pag-aaral ninyo na RA at ni Aika eh. Nakakabawi. Eh kahit nga ho nag-abroad si Mama, hirap pa din ho tayo sa pera. Kaya ako din ho gusto lumipat ng ibang school para ho makaluwag tayo. Pwede naman ako bumalik sa Amerika para... Ah, di mo naman kailangan umalis eh. Tumutulong naman ako sa inyo eh. Ako ho, tumutulong. Tama na yan, Ronnie. Basta hindi ka lilipat. Hindi nyo nga ako kasi ako naiintindihan eh. Nanlilit na ako sa sarili ko. Dahil po yung mga klase kong mayayaman. Pinagtatawa na nila akong lahat. Kasi dati, maayos ako. Maayos tayo.
Kaso ngayon, wala na. Dapat hindi tayo naghihirap ng ganito eh. Hindi dapat tayo nagkakaganito. Kasi itong friend ko gusto magpapicture sa'yo. Ayos lang ba? 1, 2, 3. Thank you. Okay, next match. O ikaw, sali ka ba? Mamaya na yan. Ikaw na susunod. Sige po. Okay, di tayo. Sa bago kong eskwelahan, para akong artista. Maraming babaeng nagkagusto sa akin. Maraming gustong makipagkaibigan. Sikat ako, lalo na nang napasali ako sa varsity team. Lahat ng atensyon na nawala sa akin noong naghirap kami dahil kay Papa, bumalik. Ganoon pala ang pakiramdam na iniidolo ka. Parang wala kang magawang mali. Yun oh! Grabe talaga. Oh, babalik ka pa sa klase? Sabi ko kay Ma, mag-share lang ako. Pero hindi na ako babalik alam doon. Na yan. Laging laro na natin yan! Kayo na! Kayo na! Tara! Okay. Miss! Ako mag-miss. Kabado. Ron. Tinatawag ako ng counselor niyo, ah. Dali. Hindi raw maganda ang performance mo sa school. Tsaka may binubully ka daw, nakaklase. Ah, mamaya na. Hindi. Gutom na ako. Hindi, kinakausap kita eh. Iho. Alam mo, Ron, hindi naman kita pinipigilan sa paglaro mo ng basketball eh. Ang hinihingi ko lang sa'yo, unahin mo yung pag-aaral mo. Umaasa pa naman ako sa'yo na ikaw magiging abogado sa pamilya natin. Ang gagaya sa akin na naging pabaya, kaya hindi ako nakapasa ng body exam. Anak, marami akong pinagsisisihan sa ginawa ko. Napapasalamat lang ako na binuhay ako ng Diyos. Binigyan niya ako ng pagkakataong makabawi. Huwag ka sanang gagaya sa akin, anak. Huwag ko kayong mag-alala, pa. Hindi po ako gagaya sa inyo, kahit kailan. Hindi ako gagaya kay Papa. Yun ang sabi ko. Sabi mo pupuntahan mo ako, di ba? Hello, babe. Sorry, ha? Ano namang dahilan mo? Sabihin mo, kasama na naman yung barkada mo. Puro ka na lang yan at basketball. At ipag-aaral mo, pinapabayaan mo. Wow, ah. Papa, ikaw ba yan? Wala tayong pakialamanan. Girlfriend mo ako, kaya may pakialam ako.
Hindi kita pagsasabihan kung inaayos mo buhay mo. Hina nga eh. Girlfriend pa lang kita. Kaya wag mo akong sermonan. Dahil sawang-sawa na ako masermonan sa bahay, okay? Ay, kung ganun pala, edi mag-break na tayo. Edi mag-break? Oh, grabe. Sigurado ka dyan, pre. Ikaw, bahala ka. Sayang yan si Leah. Kung ayaw niya, di wag, di ba? Ay, matigas na. Walang pakialam. Yung dami-dami reserva. Masa ba? Ayaw ng sermon niya ni Boss. Pabata nyo ba? Ang lakas ng loob nyo mag-drive? Wala pa kayong mga helmet? ID nyo. ID. Mga bata, kayo pagbibigyan ko ngayon ha, dahil persopensyon. Pero sa susunod, dire-report ko kayo. Ikaw, lalo ka na, ha? Makakarating ito sa tita kapag di ka tumigil dyan sa kalokohan mo. Salamat, sir. Hey, boss. Hey, boss. Yes, yun ha. Salamat po. Hey, po. Lagot ka, susumbong ka na. Kaya tayo, wala lang mong kita dito. Teka. Sandali lang. Kaya sa tita mo. Gari ka niyan. Sandali. Ano naman yan? Ay, nako, magdo-doktor na naman. Ayun tayo eh. Yan, tropa natin, iba na eh. Alata ba? Meron ka dali. Very good! Di alata, Doc. Successful ang operation. Ani, Beno. Tara na. Talaga eh. Tara na. Uy ka na, Ronnie. Dali. Tara na. Tara. Alata ato. Alam na namin ang kalokohan mo. Niloloko mo kami. Kaya pala ayaw mo kunin ko yung report card mo dahil pinapalitan mo muna yung grades. Ano ba nangyari sa'yo, Ronnie? Kailangan pa ba pakiusapan ng papa mo ang mga teachers mo para ipasa ka? Pwede naman siyang bumawi eh. Ano ba kailangan mo? Baka naman kailangan mo ng laptop, ha? Para mapadali ang pagre-research mo ng mga lessons mo. Anong gusto mo eh? Ha? Gusto ko po ng motor. Pag binili niyo po ako ng motor, ayusin ko po yung pag-aaral ko. Motor? Opo. Yun talaga hihilingin mo? Paano ka matutulungan tumino ng motor? Hindi, kung tataas naman ang grades mo, nangangako ka na, papasa mo lahat ng mga subjects mo sa fourth quarter. Oo. O sige. Ron, kinukonsente mo yung anak mo? Baka nakakalimutan mo na diyan ka muntik mamatay. At diyan nasira ang buhay natin. Okay. Mag-iingat siya at papatunayan niya sa atin na kapalit ng pagtiwala natin sa kanya ay magiging responsable siya. Diba, Ronnie? Opo. Wala daw si Sir, laro na tayo. Ay, Sir! Hanip pa! Ay, grabe! Bago yan, pre. Hanip, no? Yan yan. Grabe, ha? Pogi ba? Ano, panitin natin. Binyagan na natin yung pogi niya. May piso ko ba dyan? Yabang, oh! Malaro na tayo sa blue rooster. Tara niya. Pass muna ako, mga tol. Hello? Walang klase. Anong pass? Klase. Baduy. Sinabi ko kasi kala mama at papa na babawi ako ngayong fourth grading. Kaya nga ako binili na ito, eh. Basketball lang para basketball lang? Sa'yo pala epekto nito, grabe ka ano? Naman. Bigla ka sumusunod sa kanila, ano? Tara na! Madaming chicks doon, pare. Madaming chicks doon. Ayaw mo talaga. Next time na lang. Sus! Next time. Ngayon ka talaga sa amin, ha? Tara. Hihindiin mo. Sabi mo yan, wala nang bawian yan. Ayun na, ayun na. Sige, ligan na. Hindi, good boy na yan. Good boy. Hindi naman yan, eh. Good boy, Ronnie! Tara na. Sabi mo yan, pre, ha? Bye, bro! Ayaw mo talaga, ha? Alay! Tol! Sama na ako!
Mabilis kong nakalimutan ang pinangako ko. Naging huli sa listahan ko ang pag-aaral. Inuna ko pa rin ang basketball, pagmumotor, at pambababae. I'm sorry, Miss Alonte. But with Ronnie's very poor performance, we cannot let him stay in the school. Sir, wala na po bang ibang pwedeng gawin? Kahit po special test o kaya kahit po pag-ulitin mo ng isang taon. Pasensya na po. Di na po talaga namin kayo mapagbibigyan. Ronnie! Pinagkatiwalaan ka namin. Nangako ka na ayusin mo sa iyo. Mas ngayon naman, pinaiyak mo na naman ang mama mo. Hindi mo ba naiisip ang nararamdaman niya? Hindi mo ba naiisip? Bakit kayo? Naiisip niyo po ba si mama nung nambabae kayo? Naisip niyo po ba yung nararamdaman ni mama nung tinulak at inambahan niyo na sampal? Kinahiya akong lahat ng ginawa kong pananakit sa mama mo. Kinahiya ako kung sino ko noon. Kaya nga ginagawa akong lahat para matuwid ka. Para hindi ka matulad sa akin. Sinabi ko naman po sa inyo, hindi ako tutulad sa'yo. Hindi mo ba nakikita ang sarili mo? Ganyan ako noon. Sikat, hinahangaan, mayaman. Kahit sinong babae pwede makuha. Hanggang sa hinayaan ko na yun, nakainin ako. Hindi yung madaling malunod sa lahat ng atensyon hanggang sa iniisip ko na lang ang sarili mo. Hanggang sa makalimutan mo yung mga taong nagmamahal sa'yo. Mga taong umaasa sa'yo. Hanggang sa iniisip mo na kahit na anong pananakit ang gawin mo sa kanila, nandyan pa rin sila. Hindi sila mawawala. Sana isipin mo rin yun. Ako, muntik na nga mawala kayo sa akin. Kinailangan ko pang maaksidente. Kinailangan niyo pang maghirap bago ako magising. Pero ikaw, Ronnie, hindi mo kailangang hintayin yun. Pwede ka pa rin magbago. Pwede mo pa rin baguhin ang landas mo. Mabuti, Papa. Bumalik na kayo kay Mama. Te-text pa din ako. Nag-aala pa din tayo. Oo naman, tol. Ikaw pa ba? Siyempre naman. Honey, ayos ka lang. Saan ka mag-aaral yan? Alam nyo, madaming school dito sa Laguna. Sige na. Yep. Itakit sa lang. Excuse me po, Ronnie Alonte. Yes, sir. Ako po yun. Ako po si Joseph Tabay ng KCA Laguna Motors. Ire-reposes na po namin yung motor mo. Ha? Ire-reposes? Opo. Bakit? Pumunta kasi yung papa mo sa opisina namin. Ang sabi niya, hindi na raw niya babayaran ang motor. Bigay mo na yung susi. Ihatid na lang kita sa bahay niyo. Idolo niya ako noon. Nakita ko yan. Nakakamiss yun. Yung batang hindi makatulog, hindi nakadantay sa akin. Yung batang humahabol sa akin, nagsusumbong. Dahil ginaway siya ng mga kalaro niya. Pero
Imbis na pahalagahan ko yun. Imbis na pahalagahan ko yun. Nagpakagago ako. Ang dami kong ginawa kasalanan. Ang dami kong pagkakamaling nagawa. Patawarin mo ko, Gina. Wala akong bigay sa'yo, waiting. Mabigat at masakit. Matagal na kitang pinatawad, Ron. Wala akong magawa. Ayaw niya sumunod sa akin. Ayaw niya makinig sa akin. Bakit nga naman siya makikinig sa akin? Naisip ko minsan, sana namatay na lang ako sa aksidente. O, kasi kung wala ako sa buhay niya, hindi wala siyang dahilan para magalit sa akin. Para mag-rebelde. Baka nagpakatinog pa siya. Sana namatay na lang ako. Huwag mo sabihin yan, Ron. Huwag mo sabihin yan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig noon, gano'n na ba ako katigas? Gano'n na ba ako kalala para gustuhing isakripisyo ni Papa ang buhay niya para lang matuwid ako ng landas? Galing ng ginawa mo kanina. Salamat ho. Siya nga pala. Ako si Peter Angeles, ang head coach ng Binyan South Lake University. Talaga ho? Head coach yun ng South Lakers? Napanood ko yung ginawa mo eh. Na-impress ako. Saan ka nag-aaral? At saka anong year mo na? Sir, kick-out po ako sa White Ridge eh. Uulit po ako ng third year. Hindi ko pa po alam kung saan po ako mag-aakal eh. Oh, that's great. Saktong-sakto. Dahil ang tinatanggap namin, third year, para dun sa tryout dun sa team namin sa university. Now, interesado ka ba mag-tryout? Alam mo, kung makapasok ka, I'm sure naman, makukuha mo yan eh. We can give you a full grant of scholarship. Pero, dapat, aalagaan mo yung mga grades mo. Now, interesado ka ba? Kung interesado ka, punta mo ako sa university, ha? O sige, plus, ha? Yes, sa pinakakilalang universities sa Laguna at naging scholar dahil sa pagiging varsity player, pinilit kong magbago. Umiwas ako sa mga barkada at tumutok ako sa pag-aaral. Kami sa'yo, anak. Pa, palagi kong pinagdarasal na huwag mong tuluyan mawala yung tiwala niyo po sa akin. Itong scholarship ko na lang po yung nakikita ko second chance. Baka po patunayan sa inyo na nagsisisi po talaga ako. Magbabago na po talaga ako. Ano po, mapa. Tawarin niyo po. Hindi kami sumuko sa'yo. Hindi kami susuko at kailanman ito.
Hindi kami talaga susuko. Alam nyo, ang drama-drama nyong tatlo. Sobra. Congrats. Ma, pa. Batang to. Noong nagseryoso ako sa pagbabago ng buhay, doon, nagbukas ang maraming pagkakataon para sa akin. Alam mo, Kuya, sayang talaga. Ikaw na sana parado dun eh. Pangat lang ng talent mo, no? Walang kwenta. Uy! Alam mo, dapat kasi, umiyak ka na lang tulad nung pag-iyak mo ng championship nyo. Sigurado, panalo-panalo ka doon, di ba, no? Lalo mo, at least, di ba, first runner-up? Tsaka pinilit lang naman ako ng mga teachers ko na sumahan dito eh. Parang i-represent ang third year. Buti nga, di ba? Excuse me. Congratulations, Ronnie. Hey, sir. Hello, congratulations. Ma, pa. Mga kapatid ko. School director namin. Hello po. Good evening. Mr. and Mrs. Alonte, good thing you're here. Yayayain ko sana si Ronnie. Kasi may mga kikilala ko sa mga ad agencies para mag-audition sa commercials. And kasama si Carl, yung nanalong Mr. Southlake. I'm sure makakadagdag ito sa karangalan ng schools kapag naging commercial models ang ilan sa mga students namin. Naku, hindi po humahilig sa ganyan. Tsaka, pag nag-audition po ako dyan, kakabahan at magkakalat lang po ako dyan. Tsaka, mapapahiya lang po yung school natin. Ano ka ba? Wala namang masama kapag susubukan eh. Bilis ang panahon, di ba? Eh, ano pala yung napapanood ko, ah? Ay, di, kasi hindi pa may air yung isa. Hindi pa lumalabas yun, eh. Actually, alam mo, proud na proud ako sa'yo, pinsan. Oh, yan. Salamat po. Meron pa, Abby, ha? Meron pa isa pa. Parang, ewan mo kung, talent show yata yun, eh. Huwag ka umoo. Kasi alam mo, sa ABS-CBN kita gusto ipaso. Sa ABS. Ayun, mas maganda ron. Oo, actually, alam nyo, yung showtime, bumubuo ng isang boy group. Talaga? Oo. Gusto ko siya ipa-audition doon. Naku, baka naman talaga doon ka sumikat, ano? Oo. Sa ABS talaga. Kaya, kita mo, yan ang maganda eh. Kasi, tita mo, maganda yan. Dahil sa pangako ko, kinamama at papa, pinagsabay-sabay ko ang lahat. Hindi ko rin pinabayaan ang pag-aaral ko. Lalo pat si papa, mas lalo kong naging idolo dahil sobra-sobra ang suporta niya sa akin. Pa, compilation po pala kayo ng mga yan. Ayan o, lahat yan. Siyempre naman eh, baligtad na ang mundo eh. Idol na kita ngayon. Kuha kami mo pa. Pero pa, totoo lang, kayo po pa talaga yung idol ko. Ibangon ko ang sarili ko mula sa pagiging bulakbol noong high school. Na-realize ko na walang ibang dapat sisihin sa mga pagkakamaling nagawa ko, kundi ako mismo. Hindi si Papa. Dahil sa kabila ng kanyang pagkakamali, ako pa rin ang may hawak ng bola pagdating sa laro ng buhay ko. Hanggang dito na lang, Ronnie. Ama, Daddy, Papa, Tatay. Sila ang mga superhero sa buhay natin na ating iniidolo. Pero hindi sila perpekto. Dahil tao lamang din sila. Kung may mga pagkakamali man sila, huwag nating hayaang balutin tayo ng galit. Sa halip, matuto tayong tingnan ang kanilang mga kabutihan at gawing inspirasyon ang kanilang mga pagkakamali.
Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po, mga kapamilya.